ngayon, nagbabalik na naman ho tayo. Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta ho kayo? Sana ho kayo ay ayos lahat diyan. Ngayon po'y araw pa din ng Biyernes, ano ho? Bali, katatapos lang ho ni Utoy na maglakad-lakad. At yun ho ang advice ng doktor, ano? Tapos, gustong malaman ng doktor kung i-rate daw ng 1 to 10, dapat daw malaman kung sumasakit pag naglalakad. So, anak, kung gaano kasakit, rate 1 to 10. So, rate 1 to 10, gaano kasakit? 8. 8 pa rin. Okay, minsan 7. So, yan. Sabi naman ng doktor, normal lang yan. Kasi, syempre, kagabi lang. Kahapon lang, di ba? Na-operahan. Kanina madaling araw, ano? Sipuna-sipuna ko. Excuse me, ha, ano? ito, sa awa ho ng Diyos, normal na ang kanyang pagsasalita. Hindi kagaya kahapon na parang nahihilo siya siguro dahil sa gamot, no? Alam niyo, ang anak ko ay 16 years old. Gayun lang siya nadala sa hospital. Ito ay kwentong totoo, no? Diba? Mahal na rin na? After 16 years. Na hospital, no? Ang last na hospital niya, yung tinulian siya. Yan. Ang last na hospital po niya, nung tinulian siya, no? Ngayon, thankful pa rin tayo, no? After 16 years, ngayon lang siya na hospital, ano? So, salamat ho sa itaas. At syempre, salamat ho sa mga COVID niyo, no? At marami ho ako natututunan. Siyempre, may mga patatagal na ho sa inyo dito sa Canada, no? Marami ho ako natututunan sa mga COVID nyo kung ano mga dapat gawin sa sitwasyon na nangyari sa amin, ano? Nakakatuwa naman ho dito. Parang kada 30 minutes may napuntang nurse at saka doktor, no? Bali, kine-check ho yung mga vital signs ba yan, tawag na? Tsaka itong may mga pinapainom na gamot sa kanya, ano ho? May nadidinig ho kayong bata kanina, ano ho? Dahil ito pong room na to, dalawang pasyente. Si Utoy at tsaka yung isang bata dito, sa kabila. Kaya po may nadidinig kayong bata, ano? Lahat po ng tinitik ng aking anak ngayon ay mga fluids lang, ano po? Mga clear foods, tama? Clear foods. Clear liquid, ano ho, yan. Hindi pa po siya makakain ng mga solid na pagkain, ano ho. At hindi, all juices pa daw. Hindi pa ho pwede yung solid food, ano? Jelly. Okay, so, okay naman po dito sa ospital, malinis, kompleto ang gamit. Yun na nakakahanga, ano? Siyempre, children hospital to. Parang every time, parang concern lagi sila, no? Nasa harapan din natin sila. Okay. Nasabi ko po sa vlog ko kanina, no? Kasi may nakausap kaming Pilipina. Yung daw mga Toronto at saka Vancouver, ipina-apply pa po daw dito yung mga bata. Kasi dito, Vancouver, ipina-apply po dito ang mga bata pag hindi po makaya sa lugar nila. Kasi kompleto daw ang gamit, no? Ang equipment dito sa University of Alberta Stollery Children Hospital, ano? Yun nga po, maraming salamat po sa itaas. Ha? O yun, no, nakakamangha, ano? Kung medyo sa mama ang loob natin at inabot na ng putok yung appendix ni Utoy, dapat lawakan natin ang pangunawa, ano, siyempre. Gaya nga nang sabi ko nung huling, yung last na vlog ko, baka may mas nangangailangan pa na sila ang i-priority, ano, ha? So, alam nyo, kung sa Pilipinas kami inabot, ano, siyempre, magkano yung bill nito, no? Hindi naman ura-urada. Hindi naman na instant agad, may makukuha ka agad na halimbawa, for example, 10,000 pang down payment, ano? O kaya 5,000. Hindi naman lagi ko tayo may pera sa Pilipinas, ano?
alam ko, maraming nagbablogs sa Reels, TikTok, YouTube na may sinasabing negative about sa Canada. Aminado ko doon, may mga part na negative, pero yung kagaya ng ganitong sitwasyon, eh, ipinagmamalaki ko ito, ano? More on positive. Although, yung ginagastos dito ng government ay galing sa mga tax natin na worker dito sa Canada, at least, na i-distribute nila ng maayos. Ano ko? Yan. Napapakinabangan. Ano? Yan. Talagang nakikita natin. Imaghay ka muna. Para kang pusang bulong ng bulong dyan eh. Yan. Napapakinabangan talaga. At ate, bibidyuhan si Utoy. Yan. Mahal na rin na. Naghay ka na pa? Uy. Yan, si Utoy. Nagsesel po na. Yan. Marami bang nagamos na sa'yo na classmate, anak? Mag-thank you ka. Doon sa mga kwan, doon sa nag-comment sa YouTube, sabi ko, maraming salamat ho. Thank you po sa mga sumusuport sa amin. Yeah. Sa mga kwan nyo, sabi nila, puro sabi nila, get well soon. Tutoy, di ba? Yan. Sumisigaw ang bata sa ligaw. Ito ho, eh, spring na. Spring is on the corner, no? Yan. Yan, spring is on the corner. Umutot ulit. Ah, okay. So, March 19, ay kung na daw, spring, no? So, ang si Utoy ho ay utot ng utot. So, it's a good sign, no? Yan. Ano ba itong mga aparato na ito? Pakikita ko nga sa... Ay, wag na. Baka masyadong confidential ito. Yan, yan. Nagagamusta ba ang mga Tito Alban sa kwan sa Batangas? Hindi nag-message sa'yo? Hindi pa na. Yeah. Open ka ng messenger mo. May kababasa lang po ako ng comment. Asawa ko, may nabasa akong comment. Minsan daw yung appendix, hindi din daw sa kinakain. Oo. Oh. Yun nga, eh, hindi siya ipaliwanag eh. Hindi rin daw sa kinakain. Na parang marami din daw nagtataka kung bakit nagiging barado yung appendix. Kasi ang paliwanag po nito is kapag constipated ang isang tao, so naiipon yung dumi sa large intestine natin, diba? Tapos ngayon, kapag constipated ka, nagkakaroon ng calcium build up. Yun yung naandun sa appendix. Okay, babasahin natin yung comment. Nasaan ba yun? Yung pagkakaintindi ko sa explanation po nito kagabi. Nagbi-build up yung calcium kapag nagkakaroon tayo. Kahit ang sabi ni Kuya, yung kinakain po natin could not cause appendicitis po. Bacterial infection po ang main cause. But it's still usually a mystery per case what actually cause it. So, yun nga, yun ang ngayon. Kasi nga, diba, yun na yan. Yun yung sinabi ng doktor kagabi, no? Connected siya sa sinabi ni Doc na kapag constipated ang isang tao, yun yung nag-build up ng mga bacteria. Magpakita ka naman sa kanila, parang ang pusa niya sa gilid. Eh, kasi ito. So, yun, nag-build up yung mga bacteria. Kaya maganda daw. Kaya nire-recommend din na na palagi na inom ng water. Okay. Para hindi constipated. Ganito pala ang pakiramdam ng isang magulang. Ano? Eh, syempre, eh, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, eh, 16 years old. After 16 years, ngayon lang namin siya dinala sa ospital, ano? Eh, actually, ngayon lang tayo naging ganito. Kasi nga, naging sama-sama. Oo, kasi nga, di ba, yung pinulian siya, yung nag-circumcise siya sa Pinas, di ba, nalaman na lang po namin kasi nasa computer tayo, di ba? So, parang pinakabahan tayo. Parang ngayon lang tayo naging magulang ng okay. Sa anak po. Ngayon lang tayo naging full magulang. Ano ba sa English yun? Yun lang po. At least nakakapag-share po ako ng kahit pakaunti-kaunti. Ano? Hindi man full details. Ano? Eh, baga... Kahit konti-kaunti. Eh, siya. Eh, ako ho ba'y pwedeng maglambig sa inyo? Kung nagugustuhan nyo ho ang aming video, ang aming channel, ay kayo po yung mag-subscribe. Ano ho?
Tsaka yung skip ads ko naman. Yeah. Huwag naman ko tayo mag-skip ads. Pero kahit pa paano, ikwan. Pero maraming salamat sa support. Maraming salamat to. Ano, at meron din naman ako nagtatanong sa amin, nagme-message na nagre-reply naman ho kape. Kung matagal ho, ay pasensya na po. At syempre, kami naman po ay nagtatrabaho. Hindi naman lagi vlog na vlog. Ano po, yan. Ay siya, eh, ngayon po ang aming dito, ano? Dito sa Children Hospital, dito sa Kwana, University of Alberta, ano? Eh, salamat po sa inyo, sa mga payo nyo, ano? At sana po sa darating na Linggo ay makalabas na si Utoy, ito. Sunod-sunod ho ang pag-utot. Eh, yun daw, eh, it's a good sign ho sa mga hindi po nakakaalam. Excuse po sa mga kumakain. Excuse po pala sa mga kumakain. So, bakit ako gamit lagi ng so-so, no? Yan, ako hindi pa practice mag-English eh. Eh, so laang ang kaya kong bigkasin. Eh, yun nga po. Sa hindi po nakakaalam, pag ikaw daw ay bagong opera sa appendix, pag daw ikaw ay utot ng utot, basta, ay... Basta binuksan yung chan mo. Okay, yun daw ay good sign, no? Kasi di ba pag kahit CS, okay. Ah, ganun ba yun? Alam ko lang po ha. Okay. Utay, huwag ka na pala magbabayad ha. Magsalbo ka na lang yan. At baka may upi yan ha. Baka may upi at siyang to yan ha. Ayaw niyang tumawa na yan. Yan. Tama. Kanina nga ho'y nagpapatawa ako. Ay, ayaw niyang tumawa at nasakit daw. Pero normal lang po daw. Ay, siyempre. Kanina lang ang madaling araw. Binutas yung sikmura niya. Sana kayo makalabas na tayo ng Linggo, ano? Ay siya, ay hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi kami nagpapaalam sa inyo, ano? Kung saan ho kayo naroon, ay magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyo lahat, ano? Ay ito ho, ang ikalawang araw namin dito sa Children's Hospital, Stolieri, ano ba? Stolieri Children's Hospital. Okay, sa University of Alberta. Maganda ho dito para sa akin at talagang... pabalik-balik ang nag-check up. Hindi lang... Ang sabi, magigaling daw po ang mga tao. Hindi lang ako kami makakompleto ng tulog. At lagi nang... aring kortinang are. Binubuksan lagi na binubuksan. Eh, siyempre. Pag-aring binuksan, at ikaw inapapaiglip dito, ay magigising ka. Ayun, panina ho. Ito nakakatuwa. Ay, pagising namin din, may nakaharap agad namin, apat na tao. Parang naramot eh. Ini-interview si Kiel, ini-interview. Ilaw na. Ay siya, ay ako ba'y nakapagpaalam na? Hanggang sa muli ho. Sa dating pagkikita. God bless everyone ho. At maraming salamat ho sa inyong lahat. Mabuhay ho tayong lahat. Maraming salamat ho. Yeah, parang sila. Bye-bye. Anak, mabigyan anak.